Ito po ang inyong himpilang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Ang Radyo Maria ay suma sa Himpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Ang Radyo Maria ay kasapi ng World Family of Radyo Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome to the Radyo Maria family. LCSC on air. Radyo Maria brings you, mga kapatid, Catholic lay evangelization. Sabay-sabay natin palawakin kung paano kilalanin si Kristo, isabuhay si Kristo at ipamahagi si Kristo. Let us all meet Christ, live Christ, and share Christ. This world's only hope. Send me out to the world to make you know. Panginoon, sa mahimak kalakbay, kamusta po? Sa hapong ito, bago po tayo mag-umpisa sa ating programa, tayo po muna ay mag-alay ng isang dasal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer for respect of life. Heavenly Father, the beauty and dignity of human life was the crowning of your creation. You further ennobled that life when your Son became one with us in his incarnation. Help us to realize the sacredness of human life and to respect it from the moment of conception until the last moment at death. Give us courage to speak with truth and love and with conviction in defense of life. Help us to extend the gentle hand of mercy and forgiveness to those who do not reverence your gift of life. To all, grant pardon for the times we have failed to be grateful for your precious gift of life or to respect it in others. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon, mga kalakbay, dito po sa LCSC on Air, dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Amen. Magandang tanghali po, mga kapatid, mga kalakbay. Muli po nagsipagpawid ang ating programa LCSC on Air dito sa Radyo Maria. Brother John po, kasama natin si Brother Dennis. Kamusta po kayo, mga kalakbay? Tawag dito, kanina po, meron tayo walk for life. Marami pong nag-ano kanina. Nakilahok doon sa activity na yon, and doon natin makikita yung unity ng ating pananampalataya. Kami po yung nagpapasalamat sa lahat po ng dumalo, sumama sa alam naman natin na mga ganong oras, pahirapan yan, pero kita mo, yung sacrifice, ang dami, diba? Ito ay para sa sambayanan, para sa ating simbahan. Oo nga. Ayun. So ngayong hapong ito, nandun pa rin tayo dun sa ating The Christian and His Emotions series na inumpisahan natin last week. Yes. Diba? So last week, ang ating topic is, ano nga ba last week? Ang last week natin, nagsimula tayo sa ano, kasi alam po natin, mga kapatid, yun yung unang topic natin for the year 2019.
Tinatawag yan the Christian and his emotion. Anim yan na usapan natin. Anim yan. Kaya hanggang June tayo mag-uusap tungkol sa mga emosyon ng pagiging Kristiyano. Oo. Nung nakaraang linggo, mga kapatid, mga kalakbay, ang session po natin is entitled Emotions in Our Christian Life. Ganun ba? Okay. Yung pag-usapan natin yung mga repression o yung mga suppression ng tsaka yung mga different approaches, whether it's a wrong approach or the right approach na pag-usapan natin. Tama. Ano yan, applicable yan sa ating lahat. Mapa isang simpleng miyembro ng simbahan Katolika or bilang isang nagsaserve. Amen. Or isang nasa community, di ba? We end up with our session stating that sabi, do the right and loving thing in every situation. Oh, importante yun. Lalim eh. No? And yun, kailangan din natin i-exercise yung authority as a son of daughter of God na we must bring order into our emotional life. Kailangan sunod natin yun. And sinasabi din last week, mga kapatid, we have to develop a strong and committed relationship. Oo. On top of all, relationship with our Lord, our God. And we must yield more fully to the Holy Spirit dahil siya na yung nagmamanage ng pagkatao natin eh. Diba? Banal na Espiritu Santo. Ngayong hapong ito, so nandun na tayo sa topic number 2. Of the 6 topic series na to. Ano ba to? Ito yung ano eh. Christian love and human desire. We talk about desire the whole 1 hour. Brother Dennis. Yan ang ano natin. Yung ating desire. Ating love and desire. For the next 60 minutes or should we say roughly 60 minutes mga kapatid. Ang target lang po natin dito is we have to communicate the distinction between worldly desire and Christian love. Magkaiba pala yun. Iba yun. And second, we have to establish then the place desires should play in the Christian life. Dapat sa buhay yun. And of course, at last is tulungan ang tao. We have to help people learn how to be free of worldly desires. Okay. Interesting ah. Mukha nga. Ano nga ba ang desire? Okay, let's talk about desire. Yan. Sabi nga, ang desire, di ba? Ito'y isang, ano yung bro, isang hanga rin. Ito'y isang target or isang hangad mo yung gusto mong mangyari or isang strong feeling of wanting something or to happen. Yes. Parang yan ang magdidirect sa'yo eh. Mm-mm. It is a universal feature of human existence. Napaka-importante yan. Tulad ng yung kagustuhan ng pagkain. Oh, diba? It's a desire. Gusto nating uminom. Oo, magpahinga, matulog. And of course, the desire of success, yung mga gusto nating mga material things or the possessions that we have, we desire honor to other people. Yung mga gusto natin na, of course, let's face it, yung mga ginagawa natin pag napapraise tayo, gustong-gusto natin yun. It is, again, a desire. Oo nga. And, siyempre, mga physical desires, let's face it, sex is also a desire. Oo. Yun din mga, yun yung honor nga, gaya nga nasabi mo. And all. And, siyempre, maraming mga Kristiyano, dinideal ito eh. Meron tong dalawang extremes in desire. Meron dalawa to eh, yung tinatawag na stoicism and selfism. Alam nyo, pag sinabing stoicism, ano yan eh? Stoicism ba yan? Stoicism. Lalim kasi. Stoicism. When you say stoicism, brothers and sisters, ito yung, well, nasasaktan ka na, masaya ka na, meron ka ng nararamdaman, meron ka ng gustong gawin, but it doesn't show on your physical attributes or yung physical feelings mo. Hindi mo pinapakita. To the extreme talaga yon kasi 'di ba? Minsan you are bullied. 'Di ba? Tapos the desire of stopping
people na para hindi ka na mabully, hindi mo magawa. Oo. Nasasaktan ka na, nagaganyan ka na, but still, nandun pa rin. Hindi mo pa rin. Parang mahirap yun na. The ideal is detachment, brothers and sisters. Indifference regarding gain or loss, or health or sickness, or success or failure. Yun yun. You couldn't even exercise the feeling of your desire. Hirap nun. Baka pag... May sakit ka na, pero okay. Totoo, diba? Nandun na siya eh. Gusto niya meron kang gagawin na hindi mo magawa because meron somewhat force na pumipigil sa'yo. Susunod naman natin yung selfism, which is ito naman yung pagiging self-centered or pagiging yung concentration natin is yung own interest lang natin. Makasarili. Tama. Kumbaga, wala tayong pakialam sa akin. Basta yung sa atin. Minsan, Brother Dennis, unknowingly, no? Hindi mo pansin. We keep on saying na hindi ako selfish. I look over people's desires. Or mas importante sa akin yung ikagaganda ng iba kaysa sa akin. Saka na yung praises na yan, hindi na importante sa akin yan. Importante yung ibang tao. But deep inside, brothers and sisters, we are just humans. Darating din yan. Although yun nga, mahirap dyan na meron kong gusto yung achieve, pero alam mo, ikakabuti, pero wala na, marami ka nang nasasagasaan. True. Diba? Maraming ganyan. Kaya yun, nagiging unhealthy na. Nagiging hindi na maganda. Yung effect niya eh, hindi na kwan. Pero yun nga, itong dalawang ito, yung dalawang extremes na ito, itong stoicism and selfism, hindi ito yung tamang Christian approach. Yes, neither of them. Neither of it. Sa ating human desire. Hindi yun. Hindi yun yung approach ng isang Kristiyano. Oo. Kaya pag-usapan naman natin, ano ba yung worldly desires and godly desires? Dalawa yan eh. Ayan. Ano to? Ano ba yung ang desires kasi, yan nga, can be worldly or godly. Merong study sa New Testament na yung epitomia na it reveals the biblical teaching on desire. Ito, pag-usapan natin to. Ano ba epitomia? Epitomia, ito literally means to set one's heart or soul on something. It refers to an exceptionally strong desire. Yung isang kagustuhan mo. Na sobra-sobra na minsan makamurit niya. Oo nga. Ayan, una-una, yung worldly desire na ano yung worldly desire ng epitomia. Ayan. Ito ano daw, yung epitomia ng worldly desire is refers to works of the flesh such as jealousy, enmity, covetousness, desire for illicit sex. Sometimes ito yung lust or yung passion. Yun, ito yung mga tinatawag na pangangailangan ng katawan. Oo. Yeah, lalim, yeah. No? Lalim eh. Lalim. Most pero most of us are experiencing it on a daily basis, Brother Dennis. Yan. Marami yan. On a daily basis. Kaya nandiyan na yan. Sometimes yan. Kung hindi natin napag-uusapan, minsan hindi natin nasasabi sa mga ibang tao. Hindi nila napapansin. Oo nga. Meron nga mga sample na scripture passages yan, bro. Ano yan? Ito. Halimbawa sa Romans chapter 1 verse 24. Ito sabi. Ano sabi? So God abandoned them to their heart's desires, which led to the moral corruption of degrading their own bodies with each other. So nasa Bible din pala yun, nasasabi rin. Yung pagiging worldly desires. Oh, meron pa yung kay James chapter 1 verses 14 to 15. Anong sabi? Everyone is tempted by their own cravings. They are lured away and enticed by them. Diba? Malinaw. It's not an effect, it's the cause. It's a cause ng pagkakamali, pagkakaroon ng kasalanan dahil sa mga worldly desires. A good example is, mga kapatid, ito kikita niyo yan sa mga news, 'di ba, yung pagnanakaw. Pagnanakaw minsan, it's a desire of having more than what you have. 'Di ba? Hindi naman po pwede nating sabihin, mga kapatid, mga kalakbay, na wala tayong pera.
Hindi mo pwedeng sabihin, wala akong pera. For sure meron. Pero hindi sapat. Diba? Meron mga tao talagang wala. Pero if you have a job, you have a small business, you are dependent or dependent to your parents, meron. Pero hindi sapat. Pero nagkakaroon ng desire ng I want more. I want more. Walang pag wala kang contentment ba? Totoo, kaya ang nangyayari. Yan, pag nanakaw, 'di ba? Even mga petty thefts. Pagdating mo sa opisina, uy, meron ganyan. Yung mga nininenok-nenok ba yan na kahit na ballpen na lang, di ba? Bala na stapler. Hindi na daw. Nakikita nyo. It's kind of funny, brothers and sisters. Pero this is what we are experiencing right now. And same with rape. Di ba? Because of the social media, it's so open. Ang daming pinag-aanohan na anytime dati noon kasi, well, ito ko si-share ko lang. Nung bata kasi kami, hirap kami. Hirap kami. Kailangan namin may Betamax dyan or may VHS dyan, which is very rare. Uy, hindi ko yata nabutan ng Betamax nun. Hindi, nabutan. Ngayon kasi, it's just a one click away. Oh. Kaya sa nagsisimula, yan, the desire is becoming extreme. Tapos papasok na sa dyan, tapos doon na nagkakaroon ng mga krimen, nagkakaroon ng pagkakasala, and all. Bilis na ngayon eh. Digital na. Hindi ka tulad dati, maraming proseso eh. Totoo. Ngayon, marami pang convert dati, ngayon out-converted na. Ngayon hindi na. Ayun. Susunod, godly desires. Ano ba naman yung ano ba yung epitomia in relation to godly desires? Epitomia sometimes described a godly and commendable desire experienced by angels, prophets, apostles, even Jesus, brothers and sisters. Malalim din yun eh, parang sounds difficult, no? Sounds way difficult. Oh, pero yan, merong ang mga scripture passages yan, bro. Ito. Itong halimbawa, yung sa Matthew chapter 13 verse 17. I assure you that many prophets and righteous people wanted to see what you see and hear what you hear, but they didn't. So, ibig sabihin marami rin mga tao nun makita, ma-witness yung mga evangelical words ng mga tao nun, ng mga prophets, mga sila Jesus. Yes. Pero hindi nila magawa dahil because of siguro may mga conditions na hindi sila makapunta sa lugar na kung saan ginagawa ni Jesus yung mga miracles niya or kung saan siya nangangaral, yung mga ganun. Tama. Yan, mahirap din. Pero kahit na gusto mo, kung marami rin factors, yan, mahirap nga. Yan, meron din yun sa Philippians chapter 1 verse 23. Ano sinasabi? Yan, sabi nga yun, but I don't know what I prefer. I'm torn between the two because I want to live this life and be with Christ, which is far better. Ay, yan ang sabi ni St. Paul yan kay ano sa mga Philippians noon. Di ba? Parang maraming dinanas din na paghihirap si St. Paul noon eh. So, sobrang dami. So sobrang dami, pero he still chooses to have this life with Jesus kasi dahil nga it's far better. Kahit na nakakulong. Oo. Di ba? You know, no. So, epitome pala yan. So, yung desire, it's not always evil. In fact, it is the right and proper response to which is good, noble, and intrinsically desirable. Tama. Yeah. Eh, brothers and sisters, ang Diyos, ayaw naman tayong tanggalan. Diba? Tanggalan or God doesn't want us to liberate from all desires. Instead, brothers and sisters, ang gusto lang niya is to free us from evil desires and fill us with holy ones. Palitan ang mga worldly desires natin at gawing godly desires. Godly desires. Oh. Which is, hindi naman overnight to. Hindi naman, may process yan. Meron pa rin. And we start with saying, yes, Lord. Yun. Diba? Step by step. Yan.
Yung human desires and Christian love, pag-usapan naman natin sa pagbabalik ng LCSC on air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. For all the listeners ng Radio Maria, tandaan po natin na yung presence natin sa media ay isang mahalagang factor sa ating pagdadala sa mabuting balita sa buong mundo. So we need your prayers so that yung Catholic media po can continue to do the work of evangelization. We need prayers more than anything. Ipagdasal po natin na tayo po ay maging importante na boses sa mundo bilang mga Kristiyanos. The Lord be with you. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mula alas 8 hanggang alas 9 tuwing Sabado ng gabi, sasayin niyo po ang programang Thoughts of the Heart, ang programang kapupulutan ng mga magagandang aral sa buhay, palitan ng kuro-kuro, at praktikal na mungkahi na mapapaloob sa isang talakayan na ating mapapakinggan sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. My son, if you heed my words and value my commands, with your ear attentive to wisdom, and your heart obedient to understanding. If you call for perception and raise your voice for insight, if you seek it as silver and search for it more than any treasure, then you will understand the fear of Yahweh and you will find the knowledge of God. From Proverbs 2, verses 1 to 5. Like Radio Maria Philippines on Facebook. Nagbabalik ang LCSC on air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Baniti, sorry. Batiin natin yung ating antabay. Ating mga kalakbay. Mga kalakbay na nasa FBC. Mitch, magandang hapon sa iyo. Kailan ka dito? Halika na dito. Tapos, ay sino yun bro? Si Madam V. Oo. Madam, magandang hapon po sa inyo. Tsaka si Madam Emma. Ayun, ang ating ano. Tita Emma! Number one fan natin yan. Kamusta yung kaninang madaling araw? Ayan, salamat po. Mm-hmm. Kausap ko si Tita Emma kagahapon kasi sinecheck natin yung ating mga venue. Alam naman natin na coming March 3, magkakaroon po tayo ng Echo Conference dito sa Tarlac. For yung mga different ano natin kasama from different provinces from North and Central Luzon. Dito yan. Dito gaganapin sa heart of Central Luzon. Dito sa Tarlac. Tarlac ang pinakagitnang sa heart ng Tarlac City. At sa heart pa ng Tarlac City. Ang maganda kasi dito bro, di ba? Central Luzon, ang center is Tarlac Province of Tarlac. The center of Province of Tarlac is Tarlac City. Ang pinaka-center din ng Tarlac City is Diwa ng Tarlac or yung tinatawag na Kanlahi ngayon. Ah, okay. So, pag doon natin gaganapin yun, so we are at the heart of Central Luzon. Of Central and North Luzon. Ah, galing na. Connect mo yun, ha? Kasi nasa nakalagay yan doon sa office. Kaya pala. Kaya nung gumawa kami ng vision, heart. Ah, ganun ba yun? Heart. heart. Maalala ko nung bro, nung bata ako, doon ako nung ng concert nun eh. Sharon Cuneta. Hindi. anyway, balik tayo doon. Balik tayo sa ano, sa ating desires. Nasaan na tayo? Ngayon, kanina pag-usapan natin yung mga worldly desires and godly desires. Let's discuss let's talk about the human desires and Christian love, Brother Dennis. May problema yan.
ang human desire. Oh, there is a problem with human desire. The first problem, brothers and sisters, concerns the object of desire. As a consequence of the fall, human desires have become twisted and distorted so that we commonly desire things which are both harmful for us and displeasing to God. Ganon. Mm-hmm. May nakasulat nga sa Galatians, Brother Dennis. Sabi nga niya a person's selfish desire are set against the spirit, and the spirit is set against one's selfish desires. Mm. They are opposed to each other, so you shouldn't do whatever you want to do. Amen. Mm-hmm. Alam mo, mga kapatid, the desire is not the problem. Hindi po problema yung kagustuhan mo o yung kalaliman ng kagustuhan mo. But it is the problem is kung ano yung content ng desire mo. Yung object. Yung kung ano yung gusto mo. Mm-hmm. Kung ano yung gusto mo. Yung kagustuhan, normal yan eh. We're talking about the feelings. We're talking about the emotions. Sabi nga last week, the emotion will always be there. Mm-hmm. Yun ang mahirap. However, in other sense, desire itself is the problem pala. Uy, may kumontra pala sa sinabi ko. Bakit? Yan. Kasi itong fall na to, it led to a disorder in the nature of desire itself. Yes. Desire became unruly, ungovernable, determined to dominate us. Kaya pala. Oo, kaya nga. Kaya nga, diba, ulitin natin, sabi nga sa Titus chapter 3 verse 3. Sabi. We were once foolish, disobedient, deceived, and slaves to our desires and various pleasures too. We were spending our lives in evil behavior and jealousy. We were disgusting and we hated other people. Okay. Ang nangyayari daw kasi, mga kapatid, kasi ang sinasabi, diba, we must have the headship of our emotions. Uh-huh. So, dapat tayo yung driver ng emotion tayo natin. Tayo nagkocontrol nun. Tayo nagkocontrol. Kapag bumaliktad po yan, ang problema na natin is our desire. It conquers us. Kumbaga, sila na yung feeling mo, yung desire mo, ang nagiging, ang nangunguna na. Mm-hmm. Diba? Dapat tayo pa rin. Dapat tayo pa rin. Oo nga eh. Kaya nga, even though with righteous desires, it is wrong for them to rule and govern us. Mm-hmm. Yan. Sabi nga ni St. Paul sa mga Philippians nun, diba? Mm-hmm. Kasi, St. Paul subjects his holy desire to be with Christ to the higher standard of love. Mm-hmm. Diba? Pero sabi nga dun eh, sabi nga ni St. Paul, but I don't know what I prefer. I'm torn between the two because I want to live this life and to be with Christ, which is far better. So, kaya pala. Ganun pala siya. Kaya pala. Alam mo, Brother Dennis, maganda yung buhay, yung buhay ni St. Paul. Eh. I think it's one of the main theme ng buhay ni St. Paul is about desire. Mm-hmm. Nagsimula yan, di ba, si Saul. No. Ano yan eh, mamatay tao yan ng Kristiyano, eh, di ba? Executor yan eh. The desire is there, di ba? The object of his desire is to, yung, he loves to kill. Mm. Parang ganun. Gustong gusto niya, para lang sounds na. Sounds brutal ah. Oo, para nga sabihin niya kasi is, it's my job. So the desire of pleasing my bosses, kailangan gawin ko to. So patay dito, patay dyan, ay. Mga Christians noon, he persecuted the Christian before. All of a sudden, ang nangyayari nun, the desire is taking over the entire self ni St. Paul. Mm. Pero nung nagkaroon ng conversion na si St. Paul, bumaliktad. Mm. Diba? The desire of the worldly desire niya nawala na. Mm. And he tinuon niya yung desire niya to the godly desire. Oo nga, even if na siya na mismo nakakaranas ng mga ginagawa niya dati sa mga tao noon, ngayon sa kanya nangyayari. Mm-hmm. But then, sige lang. Na-digital na siya. Oh. Na-digital na nga siya. Oh. Diba, so when he became St. Paul, na talagang naging disciple na and he offered himself na talagang sa inyo na ako, Panginoon. Instead of persecuting the Christian, he focused on building the church. Oo. Tsaka pinangaralan niya. Mm-mm.
iba pang ibang tao nga hindi pa nga naniniwala sa dahil siya ba talaga to? Tama. Diba? Malayong-malayo eh. Pero alam niyo mga kapatid, mga kalakbay, desires can be a major hindrance to living for the Lord. Mm. Diba? Uh-huh. Desires that have a sinful object. Na yung pinag-uusapan natin, yung mga kagustuhan namin, o kagustuhan natin na ganito ang gustong gawin, pero nakakaapa ka ng tao. Simple things like the desire of getting a promotion. Yeah. let's talk about the daily things, topics na, mga petty things na yan, pero pansinin nyo, it's the desire. It's somewhat extreme, brothers and sisters. Gusto nyo ma-promote, mambubunggo kayo, mag-aapa kayo ng tao. Instead of clinging sa mga kagustuhan ng Diyos, kagustuhan mo. Oo nga, ganun nga. Tapos, ikaw ba naging ganun? Hindi ko alam. Minsan ayoko yung trabaho eh. Ayaw mo yung trabaho? Kasi alam ko magulo eh. Sabi ko, bahala na kayo dyan. Basta ako dito, ako papanoorin ko kayo. Ako kaya ko sabihin na ayaw ko yung trabaho. Only God knows. Siyempre, minsan, I left it up to God kung ano man yung ibigay sa akin. Pero minsan, pag talagang ibibigay sa'yo eh. Mm. Wala ka na maangal, pero... Andun. Ibibigay sa'yo, ano bro? Totoo. Binigay nga eh. Pero bro, sabi ko nga sa'yo, in desire na yan minsan, that are in desires na neutral, minsan yung desire na ayaw mong maging gumawa ng mabuti o gumawa ng masama, yung parang nandun ka lang, wala kang pakialam. Mm. May ganun din eh. Halimbawa, yung tatanggap ka ng isang trabaho, bro. Mm-mm. Ako, ganyan ako. Tapos yung trabaho na yun eh, gusto mo lagi kang wala. It requires traveling. Sa Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos, kasi naalala ko noon, I was in Cebu. Tapos tumawag si sister wife. Mm. Sabi niya, uwi ka naman this weekend. May sakit anak mo. Sabi ko, hindi kaya. May trabaho. Na uwi sa away. Na uwi sa away. I still remember that scenario. Away, sabi niya, kung ayaw mo uwi, huwag ka na umuwi. Mm. Talagang ganito, ganyan. Okay. Diba? It's as much as I want to do good or evil. Hindi, medyo clouded na in everything. Nauwi sa away. Oh. Diba? Ang layo ko, tapos ang dami kong iniintindi. Diba? Parang islands away. Eh. Oo. Oh, hindi naman. Parang minsan, bigla mo may isip, it's complicated, pero... Totoo. Ang target lang naman natin nun is, gusto ko lang naman maging successful. Eh. Gusto ko lang mag-excel dun sa ginagawa ko. May kapalit. Yun nga. Yun lang. Mm. Even desires that are holy and virtuous, bro. Mm. Yan, yung mga love, yung may nangyayari na ganyan, dasal ng dasal. Gusto mo nasa simbahan. Pero nakakalimutan mo ng, meron ka pa pala ibang dapat gawin bukod dun. Totoo. Although, minsan kasi, nagiging passion mo eh. Yes. Pero sometimes you have to balance it eh. Kaya, dasal ng dasal, tapos, ako ito, I have to say this. Sobrang daming assignment sa community. Mm. Siyempre, sasabihin mo, ang hirap humindi eh. Mm. Most of the members ng community, pag binigyan naman natin, if you are empowered by the Holy Spirit, you always think of this. This is God's work. Mm. Diba? So, ganun yung nangyayari. But, meron mga instances, Brother Dennis, na may naiiwan ka. Mm-hmm. Tapos it became the root ng pag-aaway sa family. Mm-hmm. Nagkakaroon ng tampuhan sa tapos nakakalimutan mo na rin pala na may responsibilidad ka rin outside, mm-hmm. 'di ba? So doon nagkakaroon, because again, your desire is to abide by the plan of God. Diba? So, pero minsan, sa sobrang dami, natatabunan na. Diba? Bulwagang kanlahi daw, sabi ni Tita Emma. Sorry po, Tita Emma. Yung diwa ng Tarlac ngayon, ang tawag doon, is bulwagang kanlahi. Ah, ganun. Yun. Yan ang puso ng Tarlac City, at ang puso ng Tarlac Province, at ang puso ng Central Luzon.
No, but tama kasi, po ba kasi ako, pinalitan? Hindi, wag. Baka makot tayo. Okay. tuloy natin. Ah, tuloy. Ayan. Yun nga, for us to maximize the good and minimize the evil in our desires, sabi nga, we must begin by accepting a crucial and fundamental truth. Amen. Na ang desire should be servants and not lords. Yun ang sinasabi, di ba? Oo. Wag daw tayong, kumbaga, dapat tayo ang susundan ng ating desires, hindi tayong sumunod sa desires natin. Tama, di ba? Desires should not become the criterion of our conduct. Yun pala yun. Mm-hmm. Pag gusto mo, for example, ang dami nating mga pwedeng i-offer sa ating mga parishes para lang maibsan ang desires nila. Mm-hmm. A good example is live pure, brothers and sisters. Live pure, pinakikita natin sa ating mga kapatid na youth and singles tulad natin. No? Singles. Single. Na pinakikita natin, love can wait. Mm-hmm. Diba? Look at it as a God's plan na minumold muna tayo and wala munang premarital sex. Mm-hmm. Wait for the right time. Because, sabi nga, it's just a desire. Mm-hmm. Desire yan ng human flesh. O desire yan ng worldly desire yan. Mm-hmm. Wait for the right moment na kayo ay pinagbuklod ng Diyos. Mm-hmm. Pinagbuklod din. Lalim mo, bro. Mm-hmm. Pinagbuklod ng Diyos. And that is the only time na pwedeng sabihin na, this is the godly desire that I want. Mm-hmm. Diba? I know that we will have our own family, and in order for us to be able to be called as family, meron tayong suplings. Mm. How you do it? Yun na yun. Mm. Di ba? Mm. Ganun nga. Mm-mm. Ano ba yung ano to? Yung Christian criterion na to? The Christian's criterion of this conduct is love for God and for others. Mama. Yan. A Christian is to be guided by love rather than by his desires. Yes. Yun. Kasi nga, this love is not a desire or an emotion. Rather, it is a commitment to serve others. Yun. It is servant love na tinatawag nga. Yun nga. Yun nga, yung nasa gospel ni yung buong, John. Buong chapter 13 yan. Sinasabi. It's all about love. Mm-hmm. Love one another. Siyempre, Jesus is our model for this. Amen. Siya yung ultimate model natin. Jesus sacrificed himself para lang sa pag-ibig at pagmamahal sa ibang tao. Mm-hmm. Na di naman niya kilala. Mm-hmm. Di ba? But he died on the cross, the passion, the difficulties, the hardship, passion nun, di ba? Hirap nun, pero tinanggap niya yun. Alam niya ang mangyayari sa kanya yun. Yun pa yung isa, di ba? Tayo nga, we serve people, but most of the time, we know na kung ano yung kahihitnan. Hindi natin alam kung ano yung kahihinatnan nung pagsiserve natin. But Jesus knows na after saying yes to the passion and death, tinuloy pa rin niya. Mm-hmm. Galing na. Kaya na eh. Galing. Sa ating pagbabalik, bro, pag-usapan natin yung steps to positive change in desire. Ay, maganda yan. Maganda yan, brothers and sisters. Remember that the desires of the we are still discussing, the second topic of the emotions of Christian love dito po sa Radyo Maria. Wala pong aalis. Babalik po, LCSC on air, bringing Christ into your home. I would like to congratulate the family of Radyo Maria. Thank you for your passion and dedication and trying to bring Christ in every home. May God continue to pour His blessings upon you so that you may continue to pass on the mission of the church, that is to bring Christ to every home of every Filipino families. May God bless you all. Please accept my blessing. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is Father Ramon Christopher Molina.
Ayon sa turo ng simbahan, ang banal na liturhiya ang taluktok ng lahat ng ating pagkilos, samantalang ito rin ang bukal na pinagmumula ng lahat ng kaniyang kapangyarihan. Ang banal na misa ang pinakamataas na uri ng pagdarasal, ngunit higit dito, ito ang personal na pakikipagkita natin kay Kristo sa pamamagitan ng Eukaristiya. Samahan ninyo kami sa mga banal na pagdiriwang sa Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. LCSC on air, Brother Dennis. Muli po nagbabalik sa Radyo Maria si Kuya Brian, tayo, tawa ng tao. Kuya Brian, na-miss na namin ikaw. Balita ko, magiging ano na daw siya eh. Sa SFL. Yung daw kanyang desire. Kailan ka babalik? Ako'y nagpapasalamat at binabati ko yung ating mga singles for family and life. Hello sa inyo. Manood kayo. Pag hindi, Walang pagkain sa household. Nag-household kami. Kamusta? Nung Tuesday, Brother Dennis. It's, ikaw ang pinakamatanda. It's the first time in history of my service na ako ang pinakamatanda. Amen. Amen to that. Kaya pakiramdam ko, tito ko. Kasi, di ba, nagsimula. Tapos, mga kasama natin. Alam naman natin, 30 years old pa lang tayo. Mga kasama natin, mas matanda nung nakita ko sila, ay grabe, nagpapasalamat ako. Thank you Lord. Hello sa mga singles for family and ikaw ang kanila paghuhugutan ngayon. Oo nga, ayun na nga, meron na hindi, wala. Sabi kasi ni Tita Emma, that is why our brain is on top of the head and our heart is below. Kaya dapat daw ganon. Sabi nga, di ba, may pick-up line. Parang tumangkad ka ngayon. Anong tanong? Bakit daw? Kasi dati, nasa utak kita, ngayon nasa puso na lang. Yun? Baliktad dyan. Anyway. Radyo Maria pa rin tayo. We are still in the sa ating topic po, mga kapatid, mga kalakbay. Yung title ng ating nakasulat dyan, Brother Dennis. Christian love and human desires. Human desires. And let's talk about the steps to positive change in desires, brothers and sisters. Kamusta na muna natin yung mga natin sa FB, nandyan si Tito Charlie. Ay, Tito Charlie. Kamusta po? Long time no see. Si Mr. Carlos Liano. Gandang pangalan, Tito Charlie. Hindi mo kalain, si Tito Charlie Tito pala. Tito Charlie pala. Layo, no? Batang-bata ang dating. Parang si kumari ko, si Doktora. Doktora Jonah from Manila to. Marikina. Yan. Nakikinig din. Ay, nakikinig na nanood. Tapos si Ma'am Marinelle Ignacio Melchor. Hello po. From Camiling naman yan. Oo. Hello, ang dami ng natin ngayon, listeners and watchers. Sa ating FB Live. Sa ating pagpapatuloy. Ating nang ituloy. Ayan. Ang ating tinutuloy. Dapat ituloy yan. Ano po ba yung mga steps to positive change in desires? First, set your heart on the Lord. No, amen to that. No brainer yun. Given dapat ganun yun. Nandun yun.
we must grow in your, we must grow our personal relationship with God. You have to grow kasi ang we cannot do it alone, brothers and sisters. If you want, kasi alam naman natin it's difficult. Anything, palagi naman natin sinasabi, life is unfair. Yes. Life is unfair. Ang nagbabalanse lang ng ating buhay ngayon, ang Diyos. God can make our life fair if only we have a personal relationship with Him. Diba? Totoo yun. Totoo yun. Kasi maraming minsan or madalas pag marami ka na sagot sa iyong mga agam-agam, when you have this personal relationship sa ating Panginoon, babasa ka ng Bible. Yes. Makikita mo doon ang sagot. Nandun yun. If you have heartaches, mga joyful, ito, speaking of heartaches, wag lang pong buksan ang Biblia natin kapag may mga problema. Kapag ikay masaya din, and you get what you have, you get what you're praying for, buksan nyo din. Di ba, Brian? Kaya ganun. Ang pangalawang step natin, first is set your heart on the Lord. The second, Brother Dennis, is surrender to God's will completely and from the heart. If you have the relationship with God, brothers and sisters, alam mo, surrendering everything to God will be easier. Oo nga. Ano na lang yan. Effect, parang effect na lang yan. Ngayon sasabihin niyan, kung hirap niyan, baka maging banal tayo dyan o maging santo tayo. Hindi totoo yun. Wala pong ganun. We just want, or we're just encouraging you na you have to surrender everything to God. Kahit na pagalitan kayo ng boss niyo araw-araw, surrender yung galit na yan to God. Oo nga. Kasi yung mga conflict between God's desire and ours sometimes indicates that andun pa rin yun, yung ating grip sa certain area sa ating buhay, yung ating mga earthly desires, na we are unwilling to abandon ourselves totally to God. So we must trust in God when we surrender. Ganun yan. And pangatlo bro, we must be honest. You need to be honest. Honesty is very important, brothers and sisters. You're surrendering. You said, sabi nga, di ba, the first step, sabi niya, set your heart on the Lord. Second, surrender everything to God. Pag nandun na yung first saka second, it's easy to be righteous. Doing what is right, and doing what is right is being honest and being humble. Oo nga. Yung importante, no? Honesty. Pag may ano ka, sabi mo, tunay ko anong ginagawa. Siyempre, we must be honest with ourselves. With God. Tama. And with our brothers and sisters, yung family natin, family, sa mga kasama natin mga organizations, sa mga parishes, lalo sa parishes. Na. Ay, mabigat yan, honesty sa parish. No? Ako personal, I'm not saying that lahat sila ganun, but you have to accept na meron pong kahit saan naman, parish, sa family, honesty. Diba? Pag kunyari, ikaw ay anak mo, pag sinabi ko sa mama o kay mami ko o kay daddy ko na pumapasok ako sa school, pumapasok ako dapat. Di ba? Pero pumapasok pero nasa labas. Dyan sa mall. Hindi pwede sabihin. Dyan sa mall. O kaya nandun sa isang waiter. Ganon. Di ba? Hindi natin alam. But you have to start with your doing or having honesty at home. Yan. Diba? And also, isang step for a positive change sa desire is we must work for change. We must change ourselves. Yung ano man yung mga earthly desires natin, if we are able to set our hearts on the Lord, na surrender natin kay God completely yung ating puso, na nagtiwala tayo sa Kanya and honest na tayo, and of course we have to change for the better. Yes, we must discipline ourselves. We must discipline ourselves. Tulad nung 2 days ago. Ano ba yung 2 days ago? Ano nangyari? No, Feb 16 ngayon. 2 days ago is February 14. Oo, yun. Number 1 na honesty day yan. Honest day yan. And yung alam mo yung kaya pala ako naka-red ngayon. Happy Valentine's po. Post-Valentine's greeting. Hindi ko gets kasi hindi ko sinelebrate And then you have to celebrate it with your kids, brother. Pero yung nga, tatawa nga ako,
CD, no? Nandun sa ilalim ng keyboard, naglagay pala siya ng ano, Happy Valentine's Daddy. Sabi niya, we love you. Hindi ko alam kung ano yun. Lagi mahilig yun na, ano, minsan magtatasa ko ng keyboard na gano'n, may 500. Aba talaga? Oo. Kaya rin nagaling yun. Saan niya? Aba. Nung birthday ko, niregalo niya 500 eh. Galing ah. Oo. CD na lang nagbibigay ng 500. Oo, galing daw nung aginaldo niya yun eh. At naitabi pa niya. Oo, sabi niya. Hindi wala kang aginaldo. Okay lang. Okay lang. Any, bakit? Saan ba kayo pumunta nung bata? Hindi yung lumabas ba kayo Valentine? Hindi, sa bahay. May mga sakit din yung mga bata. Hindi rin pwedeng. Okay. Nag-ano kami. Sabi ko, since pareho kayong walang boyfriend sa ngayon, yung dalawang anak ko. Sa ngayon eh. Sa ngayon, wala kayong boyfriend. Kami muna ang boyfriend niya ni Mama. At lumabas tayo. We had dinner outside. Ano kami, video okay. Family video okay. Saya, galing. At least bonding. Bonding. Narinig ko ulit yung mga kanta nilang luha. Hi, Ma. Hello. Si Tita Joy is watching. Tita Joy, Happy Valentine's po sa inyo. Magandang tanghali rin kay Tito Rico. Magandang hapon po sa inyo. Yan. Sabi nga, dahil nga yung discipline and self-denial, sabi nga ni St. Paul sa mga Corinthians, sabi niya, "But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified." Uy, lalim ah. "But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified." Tama naman. Diba? Sabi nga, diba? You have to discipline yourself. But nandun yung self-denial. Naku, pag naririnig ko palagi yung self-denial, Brothers Dennis, naalala ko pa rin yung sinasabi ni Jesus on carrying your cross. Anong sabi ni Jesus about yung carrying your cross? Deny yourself. Deny yourself. Follow me, carry your cross. Palagi daw tatlo yan. Pag sinabi mong carry your cross, hindi yan yung mga utang natin o yung mga second o mga third party. Mga nangangapit bahay na asawa. Kalbaryo ko yan, cross ko yan. May sakit akong hindi mo, cross ko yan. Hindi po cross yun. Sabi nga ni Jesus, if you want to carry the cross, you have to have self-denial and you have to have discipline. Yun din po importante pag sa sinasabing changing our worldly desire into godly desire. Kailangan may disiplina at meron sakripisyo sa sarili. And para ma-achieve yun. Tama. Yung change. Dapat yung change. Naalala ko si Jose Maritzan dyan. May kanta siyang change. Basta may kanta siya, constant change ba. No? We're on the road, we meet. Anyway, so yun. Yun ang ano doon. Yun ang importante doon. Ngayon, brothers and sisters, dahil ang huli natin pag-uusapan, conclusion na. Babalik muna tayo at mapakinggan natin ang ating istasyon. Muli po, ito po ang LCSC On Air. Wala munang aalis, walang pipihit muna ng ating mga frequency. Patuloy pa tayo at meron pa tayong isa. LCSC On Air, Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sa ating buhay pananampalataya, kilalanin natin ang mga sakramento, mga importanteng pagdiriwang, at ang panuntunan ng ating liturhiya sa inang simbahan sa programang Buhay Panalangin, Buhay Pagsamba. Malalaman natin ang kahulugan ng ating mga pagkilos sa simbahan at sa kung paano natin mapagyayaman ito tuwing Lunes, alas 10 ng umaga, dito sa Radyo Maria, bring Christ into your home. Mm-hmm.
My son, if you heed my words and value my commands, with your ear attentive to wisdom and your heart obedient to understanding, if you call for perception and raise your voice for insight, if you seek it as silver and search for it more than any treasure, then you will understand the fear of Yahweh and you will find the knowledge of God. From Proverbs 2, verses 1 to 5. Muli po tayo nagbabalik dito sa LCSC On Air, dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Topic number 2, mga kapatid, mga kalakbay, Christian Love and Human Desire. It's a 6-part module called The Christian and His Emotions. Next week, brothers and sisters, we will be having a guest para sa mga napag-uusapan natin. Now, mas maganda natin marinig kasi sa kanila kung ano yung mga na pwedeng ma-share, mga life experiences nila, share their thoughts on what they've heard dito sa radyo. Baka meron sa ating mga taga-pakinig, ating viewers din sa FB. Please, kung meron kayong mga gustong sabihin, lagay nyo lang po dyan, and we are very much honored para po ipakita at iparinig sa ating mga listeners and viewers. Mm-mm. Anong sinasabi? May sinasabi si Tita Emma. Mm-mm. Ano nga ba sabi niya? Sabi niya, God-centered life. Change my heart, O God, and control negative desires. Mm-hmm. It's a prayer. Oh, tama, Tita. Yeah. Maganda po yan. Kumusta kay Tito Romy? Mm-hmm. Ngayon, sa hapong ito nga, dahil nga nasa last segment na tayo, ilang minuto na lang. Ano ba yung conclusion natin sa ating mga napag-usapan? Mm-mm. Yan. Ito yun eh. Ito yung in summary. Desires are a gift from God. Totoo. Yan. They can easily get Christians into trouble. Mm. But they also can be an aid in loving and serving the Lord. Mm. God's intention is not to root them out, but to work in Christians' lives so that more and more they desire what He does. Amen to that, brothers. Brother Dennis, alam nyo, misunderstood. Minsan misunderstood ang desires. Minsan nga pag narinig nyo yung desire, medyo negative ang dating. Meron pa rin po. And everything naman comes from God. And specifically, if we talk about desires, desire itself is a gift. Mm-hmm. Oh, it's a gift. It's a present from God. Tapos, they can easily get Christians into trouble. Yes, the desire, again, is not the problem, but the object itself. So, sinasabi natin dito, at sinabi natin kanina, you must be the head of your desire. It's not that the desire is the head of yourself. Mahirap yun. Hmm. Diba? Pwede kayong lamunin ng desire nyo, and it could have an effect na hindi ka nais, Brother Dennis, di ba? Kaya, alam natin, lahat ng gifts gaming sa ating Panginoon, mabuti yan. So, nasa atin, kaya tayo binigyan ng free will. Pero yung free will na yon, if we use it for the betterment, mabuti yon. Ibig sabihin, magiging positive ang effect nun sa ating buhay at sa mga taong malapit sa atin. As ourselves, brothers and sisters, if we can change the negative desires or the worldly desire into a godly desire, still, it's kaya. Kaya pa rin. We can do it. As sabi nga kanina, we have different steps how to do it. Surrender everything to God. Be the center. God should be in the center of our life. All the negativity, not just the desire, can be removed and can be outcast. Yeah, outcast natin yan. Hindi ka dapat dito. Mm-hmm. Hindi ka... Mayroon nga sabi sa FB, di ba? Kung ikaw ay... Ako, ano rin, parang unsolicited advice din sa ating mga listeners. If you are part of... Or if you have people who are
in the side of the negativity. No? You might as well be, let yourself be far from them. Maganda, lumapit. No? Mm. Kasi parang digital na rin ang negative. Ano eh? Mabilis na. Mm-mm. If others have negative desires, kunyari grupo kayo, tapos ganito gawin natin, huwag na tayo magsipasok. No? Tambay na lang tayo. Means, merong ganun eh. Two things. Either you will join them or you can lead them and be the model for them to be changed. Mm-hmm. Diba? Yun yung ano dun. Sabi nga dito, diba? God's intention is not to root them out. Hindi naman dapat tinatanggal yan. Wala naman, hindi rin naman gustong tanggalin ng Diyos yan. Pero ang gusto lang niya is to work Christian lives or to work in Christian lives so that more and more they desire what He does. Yeah. The desire of the presence of God every day. No? The desire of the Holy Spirit empowering us every day. The desire of Mama Mary interceding with our prayers. Nandun lahat yun. At masaya. Diba? At dahil dyan, time na. Ayun na. But palagi si Brian pag nandito palagi. Sumisenyas eh. No? Time. Yung iba hindi naman. Brothers and sisters, once again, we are so thankful sa ating mga listeners, mga viewers po. Tayo po ay isang taon mahigit na LCSC on air dito sa Radyo Maria. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy niyong pagtatangkilik. No? At we pray din po sana na tulungan nyo kami if you're interested to join our team dito po sa Radyo Maria LCSC on air. You may do so. Just contact us. Makikita nyo naman po kung ano mga pangalan namin dito sa FB. You can drop by dito sa Radyo Maria para itanong paano po ba ako maging volunteer or be a volunteer for God's work dito sa Radyo Maria at sa LCSC. Live Christ, Share Christ Movement para po sa ating mga parokya, sa ating mga simbahan, sa ating mga eskwelahan at sa ating mga pinagtatrabahuhan. Yan. Muli po, kami po ay nagpapasalamat LCSC on air para po sa ating pagtatapos. We are inviting you to join us in our closing prayer. Brothers and sisters, let us once again put ourselves in the mighty living and loving presence of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you. Thank you for this past 1 hour of being with us. Thank you, Lord, for all the messages that you have given us, that you have conveyed through us, Lord. Marami pong salamat. We pray, Lord, for the blessing. Keep on pouring in our lives. Marami pong salamat din sa aming mga families. Always becoming the instrument of your peace and love, and of course your grace, O Lord. We pray for our brothers and sisters who are listening right now, who are in a difficult strategic din po, Panginoon, na kami po'y nagpadumihingi ng dasal for the repose of the soul of our sister then evangelista, Lord. Sana po may she rest in peace, O Lord, in your loving hands, Lord. We pray also for the family ng aming mga ng aming pong namayapang kapatid. May they be bereaved din, Panginoon, sa mga oras po ng dalumhati, Lord. We pray also for our brothers and sisters who are sick and ill this day, and we ask for your protection and your healing hands, Lord, na sana po ay gumaling sila. We pray also for this station may also be a part of the evangelization. Maraming salamat, Lord. At lahat pong ito, Panginoon, dalangin namin sa ngalan ninyo, sa ngalan ng iyong anak, si Jesu Cristo, kasama ang banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. LCSC on air. Si Brother John, see you po next week. May God be praised. Tanghapon, Brother Dennis. Po ito.